Okay, so we're back guys for the third video para po sa Buhay sa Dubai Stories featuring yung buhay po ni Anna dito sa Dubai. Dubai, okay? Ano yung feeling na finally nasa Dubai na ako, yung nasa eroplano ko pa lang pagbaba mo? Ano yung mga nangyayari sa utak mo, sa sarili mo, anong XP, anong feeling? Ay, welcome to Dubai! Tapos, ayun, sinundo nila ako, kuya ko, asawa niya, si Kuya Juni, tapos yung ibang pinsan, tapos pinakain nila ako sa ay. Sa Chowking ba yan? Chowking. Haging ba? Kagad? Oo. Yata. Hindi ko alam. Buhay. Oo. Ay, kung basta kumain kami. Pero ano yung mga expectations mo of Dubai? Ano mga expectations mo sa Dubai? Ang expectation ko, malaking sweldo. Ah, sweldo ka galing nasa utak mo? Hindi yung tipong, tiga, anong bahay kayo titirahan namin? Anong mga tao dito? Hindi. Kasi parang wala sa isip ko yung mga ganun. Parang ang sa akin, sana makahanap ka agad ako ng trabaho. O, pera ka agad? Bukang pera ka din talaga yun. Kasi ako naman, ang expectations ko, yung paglapag ko sa airport, ano kaya mangyayari sa akin? Is it a good adventure or not? Yun yung mga iniisip ko. Although nilalakasan ko yung loob ko na sana, nagpipray ako na sana, maganda yung mangyayari sa akin. Now, of course, another journey ng buhay mo na nasa ibang bansa, mag-a-adjust ka sa maraming bagay. Hindi, yun kasi yung difference mo yata, kasi you are with brother, kasi na alam mo may taong aalali sa'yo, alam mo you're not feeling alone, ganyan, unlike ka sa akin. Inisip ko, teka, ako lang. So, parang ano yun, yung kailangan, alam mo yun, may mangyaring maganda kagad right away or else, ano mangyayari sa akin? Saan ako pupulutin? Sa Dubai pa rin. Sa Dubai ako pupulutin. Okay, so nung nasa Dubai ka na, of course, automatic naganap ko ng trabaho. Oo. So, naging mahirap ang paghanap ng aking yung first trabaho. Time? First time, sobrang hirap. Kasi wala kang experience. Tapos, of course, siyempre hindi ka ganun kagaling mag-English, totoo lang. O, diba? Aminado. Marunong ka mag-English, pero yung English Carabao lang. Hindi sa English Carabao yung nandun sa dulo, hindi lang, hindi masabi. Kasi, hindi masabi. Siyempre, Tagalog ka, doon ka lumaki, ganyan. Pero pag nasa ibang bansa ka na, gusto mo magsalita, kaya mong sagutin, pero hindi mo masagot. Hindi mo kayang ibii, nahihiya ka. Hindi mo kayang i-express kung ano yung gusto mong ipaliwanag sa mga tanong nila. Tapos, merong pang mag-i-interview sa'yo na Indian, Pakistan. So, yung English nila is very slang na hindi mo maintindihan na sorry? Ay, yung may sarili silang accent na hindi natin nandidinig. Hindi mo maintindihan. Pero ang reason daw kasi niyan, especially if you first time to hear yung certain accent na yon, may tendency of mabibingit pala talaga tayo. Ang dahilan dahil sa hindi familiar yung tengan, yung utak natin with the sounds. Kaya hindi niya maintindihan right away. Kaya ang kadalasan talagang parang, hindi mo siya nadidinig, hindi mo siya naiintindihan. Yun yung reason, pero di ba habang tumatagal ka dito, nagigets mo na? Oo, lahat. Kasi parang, naging familiar na sa utak natin yung sounds ng ano nila, ng kasi accent. Kasi parang sa una pa lang, sorry, what is your question again? Parang ganun ka na lang palagi, parang sa isang buong interview, parang 10 beses mo uulitin yung... Okay, pero nung nasa Dubai ka na, di ba, nakailang trabaho ka din, ano, di ba, final hanggang sa nakakuha ka talaga ng employment visa mo? Yun yung challenging sa'yo. So, ano yung unang trabaho na nakuha mo? Cashier ka sa isang supermarket? Sa anong buhay ng isang cashier? I mean, although nakailang buwan ka doon? 2 months? 2 months lang? Oo. Sumweldo ka ba? Pinaglaban ko pa. Nakarating kami ng Dubai Port. Para lang sa sweldo na yun. Hindi, kasi ayaw nila ibigay yung cancellation ko. Tapos, gusto nila akong magbayad ng 4,000 dirhams.
Oh, okay. So, di ba? Ang sakit sa wisa. Wait lang, so yun yung first job mo, tapos sandali nagkaroon ka ng, ano, ng labor court na, ano, na issue dahil doon hindi ka binibigyan ng salary. Oh, oh. Ano yung reason, bakit daw hindi ka nila pinapasahod? Hindi sa ganun, kasi ang nangyari niyan, 15 hours ako nagkatrabaho. Which is so, beyond sa legal na, ano, na oras. Dapat 8 hours lang, pero which is sabi nila, ano raw sila yung parang pinayagan daw sila ng kung sino man. Mm-hmm. So, 12 hours. Ngayon, hindi nasusunod yung 12 hours, nag-i-exceed kami. Kasi syempre... So, nagiging 15 hours? Grabe, imagine mo, 15 hours ka nagtatrabaho. Oo, parang hindi siya health... Hindi ka pwedeng umalis hanggang hindi pa tapos yung pera, ganyan. So, umaabot ka ng hanggang ganung oras. Nung ngayon, pinalipat nila ako sa kabilang... Kasi dalawang supermarket yon. So, pinalipat nila ako sa kabila. Which is, umuwi ako dun sa unang supermarket na yun na 2 a.m. Okay. So, syempre, kakain ako, maglalaba. Magluluto, kakain, maglalaba. So, makakatulog ka mga 5. Mm. Tapos ngayon, papasok ako dun sa susunod kong trabaho, 8 na umaga. So, okay, hindi ako na late. So, nung kasi may broken schedule ako, so babalik ako ng... uuwi ako ng 10, babalik ako ng 2. Ngayon, yung 2 na yon, hindi ako... Parang na-late ako ng 30 minutes, so nagalit yung... manager ko, supervisor ko. Ah, dahil sa 30 minutes late lang? Oo. Sabi niya, bakit daw ako na-late? So, ikakat niya raw yung 3-day salary ko. So, syempre ako, sobrang pagod ka. Ang haba ng oras ng trabaho mo. Tapos natanggalin yung 3 days work mo. Oo, di parang sama sa loob. Di, nag-iit yung ulo ko. Sabi ko, sige. Sabi ko, yun lang. Sabi ko, eat my salary. I will never come back to you again. So, umuwi ako, diretso, natulog ako. Lang so, paano napunta sa court? Anong reason? Kasi ayaw nila ibigay yung salary mo? Hindi sa ganun. Hindi naman kasi nila na yung visa ko, which is hindi nila ini hindi nila pinrocess yung employment visa ko. Yung visa ko, hindi naka-stamp sa passport ko. Ah, okay. So, medyo parang illegal yun? Oo, ganun yung nangyari. Walang medical na nangyari. So, wala kang, tag dito, may emergency ID ka nun? Wala. Ah, so wala? So parang hindi gano'n? So kaya nilapag mo? Kasi kung meron... O magkano nakuha mo after nung nanalo ka sa kaso? Hindi yung sweldo ko lang talaga. Pero kasi 3 months ako walang trabaho noon eh. So hindi nila binayari yung 3 months mo ba? Hindi nila binayari kasi dapat ang sabi ng Dubai Court, sabi nila, sana sa typing pa lang sinabi nila na gusto nyo palang pabayaran para binayaran nila. Ah, okay. So dapat sana covered yon. Lahat yon. Kung anong gusto mong pabayaran sa kanila, doon pa lang sabihin mo na. Okay, so ang binalik sa'yo, yun lang. Yung ano mo lang. So paano yun? Hindi ka nagkaroon ng problema na lilipat ka sa panibagong trabaho considering na naka 2 months ka pa lang? Hindi, kasi ang nangyari... Kasi hindi naman na-process yung employment mo. Hindi, ang nangyari nung nagkatrabaho na ako, nagkakaso pa kami. Wala akong hawak na papel, pero binigyan ako ng sabi kasi... Parang inalaw ka ng Dubai Court may nagsabi sa na akin, kumuha ng trabaho, na i-alaw ka munang kumuha ng panibagong work? Hindi, may nagsabi sa akin ng isang lokal na sabi niya, kung gusto mo talaga magtrabaho, pumunta ka ng Dubai Court, manghingi ka ng letter na nagsasabi na pwede kang magtrabaho. Kasi ang sabi nila, kami yung pinaka-legal sa Dubai kasi nagkakaso kami. Okay. So ngayon, pwede kami magtrabaho kahit anong trabaho pa yan. Basta kumuha lang daw kami ng letter. Oo, parang kasi, authorization na may legal, may court thing na nangyayari. Oo, tapos ngayon, ang nangyayari... So nakakuha ka ng panibagong trabaho. Mm-hmm. Anong trabaho na ngayon? Yung pangalawa? Pangalawa, oo. Yung pangalawa? Yung pangalawa, secretary, cam, receptionist, cam, PR. Ayun na yung pangalawa mo? So ito yung company na bigyan ka rin nila ng employment visa? Oo, which is free zone. Yung pa yung kagandahan. Free zone. Ah, okay. So... Alright, so since okay lang, wala kang problema dahil galing ka sa isang private company tapos lilipat ka ng free zone, walang issue. Wala kasi pa. Akala ko yung nalipatan mo yung pangalawa is parang private company pa rin na may covered ng labor ban. Kaya wala kang issue doon. Hindi, wala naman talaga akong ban. Oo nga, kasi... Kasi nanalo kami sa kaso. Nanalo kayo sa kaso. Wala okay. kami ban. Alright, so sa pagbabalik natin, pag-uusapan natin guys yung buhay niya as secretary, cum... HR, cum... Receptionist pala, cum... PRO... Come beauty queen. Okay, so dyan lang po kayo.